alamat ng ibong Adarna. Sa isang mapayapang kaharian ng Berbanya, may isang hari na ang pangalan ay si Don Fernando. Ang kanyang asawa ay si Doña Valeriana. Sila ay may tatlong anak na lalaki. Ang pinakamatanda ay si Don Pedro. Ang ikalawa ay si Don Diego. At ang bunso ay si Don Juan. Isang gabi, samantalang natutulog si Don Fernando, nagkaroon siya ng isang masamang panaginip at siya ay nagkasakit. Ang kanyang panaginip ay tungkol kay Don Juan, na siya daw ay inihagi sa isang balong malalim ng dalawang lalaki. Kinabukasan, ipinatawag ang lahat ng manggagamot sa Berbanya upang gamutin ang hari. Ngunit walang makapagpagaling sa kanya. Hanggat isang ermitanyo ang dumating at nagsabi na ang tanging makapagpapagaling sa kanya ay ang pitong awit ng ibong Adarna. Ang ibong Adarna ay matatagpuan sa puno ng Piedras Platas sa bundok ng Tabo. Isinugo ng hari ang kanyang dalawang anak na lalaki upang hanapin ang ibong Adarna. Ang una ay si Don Pedro at sumunod ay si Don Diego. Ngunit sila ay nabigo sa paghahanap sa ibong Adarna. Dahil sa labis na pagod, sila ay nakatulog sa ilalim ng isang puno na kumikislap ang mga dahon na parang diamante. Kapag dumapo ang ibong Adarna sa kalaliman ng gabi, ito ay umaawit at pagkatapos ay umiipot. Nang mapatakan ng ipot ng ibong Adarna ang dalawang prinsipe, sila'y naging bato. Lumipas ang tatlong taon, ngunit hindi na nakabalik ang dalawang prinsipe. Dahil dito, natakot si Don Fernando na isugo ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Dahil baka magkatotoo ang kanyang panaginip. Ngunit nagpumilit si Don Juan na hanapin ang ibong Adarna. Samantalang si Don Juan ay naglalakbay upang hanapin ang ibon, nakita niya ang isang kitongin na humingi sa kanya ng pagkain. Dahil si Don Juan ay may magandang kalooban, ibinigay niya ang kanyang kahuli-hulihang baon na tinapay sa matandang lalaki na kitongin. Dahil dito, tinulungan siya ng kitungin kung papaano matatagpuan ang ibong Adarna. Sinabi nito na mayroong isang maliit na bahay malapit sa bundok kung saan nakatira ang isang ermitanyo na magbibigay sa kanya ng kaalaman kung papaano mahuhuli ang ibong Adarna. At ibinilin din ng matanda na huwag siyang hihimlay sa isang puno na kaiga-igaya ang anyo. At nagtungo si Don Juan sa bahay ng ermitanyo. Pinatuloy naman si Don Juan sa bahay ng ermitanyo at inanyayahang kumain. Nagulat si Don Juan nang makita niya na ang pagkain na inalok sa kanya ay ang kanyang tinapay na ibinigay sa isang kitongin. Kaya't inisip ni Don Juan ng ermitanyo at ang kitongin ay iisa. Binigyan ng ermitanyo si Don Juan ng 7 dayaw, matalim na labaha at gintong sintas. At kanyang sinabi na tuwing kakanta ang ibong Adarna, kailangan sugatan niya ang kanyang katawan at patakan ng katas ng dayaw ang sugat upang hindi siya makatulog. Kailangan din niyang umiwas kung ang ibon ay umipot pagkatapos umawit ng 7 awit. At kapag nahuli na niya ang ibong Adarna, dapat talian niya ito ng gintong sintas na ibinigay sa kanya ng ermitanyo. Naging matagumpay si Don Juan na makita at mahuli ang ibong Adarna ayon sa bili ng matanda. Dinala niya ang ibong Adarna sa bahay ng ermitanyo na doon ay inilagay sa isang hawla ang ibon.
Kanya ring nailigtas ang kanyang dalawang kapatid nang buhusan niya ito ng tubig ayon sa utos ng ermitanyo. Ngunit sa kabila ng mga ito, naiinggit si Don Pedro kay Don Juan at sinabi niya kay Don Diego ang kanyang masamang balak kay Don Juan. Sumang-ayon si Don Diego sa masamang balak ng kanyang kapatid. Kanilang sinaktan si Don Juan hanggang siya ay mawalan ng malay. Kinuha ni na Pedro at Diego ang ibong Adarna at dinala ito sa hari. Gayunpaman, pagdating nila sa hari, hindi humuni at umawit ang ibon. Samantala, nagdasal si Don Juan dahil sa hindi siya halos makagapang sa bugbog na tinanggap mula sa dalawang kapatid. Isang matanda ang tumulong sa kanya at siya'y hinilot hanggang gumaling. Dagli-dagli siyang umuwi at sa kanyang pagdating sa kaharian, nagpalit agad ng balahibo ang ibon at bigla itong umawit. Ang kanyang pitong mga awit ay patungkol sa ginawa ng dalawang prinsipe kay Don Juan, na doon din gumaling ang hari. Nais ni Don Fernando na parusahan ng kanyang dalawang anak dahil sa kanilang ginawa kay Don Juan. Ngunit paglaoy nagbago din ang kanyang isip dahil sa pakiusap na rin ni Don Juan. Ngunit isang gabi na nagbabantay sa Don Juan sa ibong Adarna, siya ay nakatulog at hindi na malayan na pinakawalan ni na Pedro at Diego ang ibon. At lumipad ang ibon papalayo sa kaharian ng Berbanya. Ipinasya ni Don Juan na umalis at magpunta sa bundok ng Armenia dahil sa takot na siya ang pagbintangan na nagpalaya sa ibon. Ngunit siya ay pinahanap ng hari sa kanyang dalawang kapatid. Natagpuan ni Don Pedro at Don Diego si Don Juan sa Armenia. Sa kanilang paglalakbay pabalik, isang araw, nakakita sila ng isang balon. Sila'y bumaba doon, ngunit tanging si Juan lang ang nakaabot sa pondo ng balon. At sa ibaba nito, nakita niya ang isang napakagandang ginintoang palasyo. Doon, nakita din niya ang magagandang prinsesa na si Juana at Leonora. Ngunit sila ay binabantayan ng serpente na may pitong ulo at higante. Napatay ni Juan ang higante at ang serpente. Dahil doon, sumama sila Prinsesa Juana at Leonora kay Juan palabas ng balon. Ngunit naiwan ni Leonora ang kanyang singsing sa isang mesa. Dagling binalikan ni Juan ang singsing, ngunit 10 dipa pa lamang si Juan patungo sa ilalim ng balon ay dagling pinutol ni Pedro ang lubid. Nahulog si Juan sa ibaba ng balon at siya'y labis na nasaktan. Subalit inutusan ni Leonora ang kanyang alagang lobo upang tulungan si Juan at sila'y umalis na patungo ng Berbanya. Nang makarating sa Berbanya, si Diego ay kinasal kay Juana. Ngunit si Prinsesa Leonora ay humingi ng 7 taon bago magpakasal kay Pedro. Si Don Juan naman ay nakaligtas na rin mula sa balon sa tulong ng lobong alagal ni Leonora. Nakuha na rin niya ang singsing nito. Samantalang siya'y pabalik na sa Berbanya, nakatulog siya sa ilalim ng isang puno na siyang pagdating ng ibong Adarna. Ngunit siya ay nagising at narinig ang awit ng ibon tungkol sa isang mas magandang prinsesa na si Maria Blanca na anak ni Haring Salermo ng kaharian ng De Los Cristal. Nang marinig niya ito, siya ay nagpasya na hanapin ang kaharian ng De Los Cristal. Ngunit hindi niya ito matagpuan hanggang maglakbay siya sa 5 bundok. Upang hanapin ang isang ermitanyo na may edad na 500. Subalit hindi rin alam ng ermitanyong ito ang De Los Cristal. Kaya ipinasya ng ermitanyo na siya'y papuntahin sa 7 bundok upang hanapin naman ang isang ermitanyo
na may edad na 800. Sa tulong ng isang agila na sinakyan ni Juan, siya'y nakarating sa kaharian. Ngunit ang bilin ng agila, siya'y dapat magtago kung ang tatlong prinsesa ay maliligo tuwing ika-4. Pagkagayon, itinago ni Juan ang damit ni Doña Maria. At pagkatapos maligo nito, ay hinanap ni Maria ang kanyang damit. Ngunit, paglipas ng isang oras, ay nagpakita na rin si Juan. At ipinahayag ang kanyang malinis na layunin sa prinsesa. Gayunpaman, hindi nagalit ang prinsesa. At ibinili niya ang kanyang gagawin kapag siya ay makita ni Haring Salermo. Sinubok ni Haring Salermo si Juan. Naging mahigpit ang mga pagsubok na ibinigay ni Haring Salermo kay Juan. 7 pagsubok ang pinagdaanan ni Don Juan at ito'y pawang matagumpay sa pamamagitan ng mahika ni Doña Maria Blanca. Subalit, napag-alaman ni Doña Maria Blanca na ibig ipakasal sa isang tiya sa Inglaterra ng kanyang ama si Don Juan. Nagkaroon ng labo-labo at nagtana ng 2 magkasintahan. Subalit, isinumpa ni Haring Salermo na malilimot ni Don Juan si Doña Maria Blanca kapag may ibang babae ang unang tumingin sa mata ni Don Juan. Nangyari nga ang sumpa ni Haring Salermo, kaya't si Don Juan ay itinakdang ipakasal kay Doña Leonora. Nagalit si Doña Maria Blanca, at sa araw ng kasalan ay dumating itong bihisang isang magandang kasuotan at sakay sa magarang karosa. Sa pamamagitan ng mahika ni Doña Maria Blanca, ay naalaala ni Don Juan kung sino ang tunay niyang iniibig. At hiniling na niyang silang 2 ni Maria Blanca ay ipakasal. Mariing tumutol si Doña Leonora at nagkaroon ng ilang pagpapaliwanag at pagtatalo. Isinangguni sa arsobispo ng Berbanya ang naturang usapin at iminungkahi nitong dapat pakasal si Don Juan kay Doña Leonora. Nagalit si Doña Maria Blanca at pinabaha ang buong palasyo sa tulong ng kanyang mahika. Si Don Juan na ang nagpasya. Ibig niyang makasal sila ni Doña Maria Blanca at sina Doña Leonora at Don Pedro naman. Natuloy nga ang kasalan at hinirang ni Haring Fernando na bagong hari at reyna ng kahariang Berbanya sina Don Juan at Doña Maria Blanca. Tumutol ang huli sapagkat babalik daw sila sa kahariang Reino de los Cristales kaya't nauwi ang trono kina Don Pedro at Doña Leonora. Sina Don Juan at Doña Maria Blanca ay bumalik nga sa kahariang Reino de los Cristales at silang 2 ang namuno roon. At yan ang kwento ng Ang Alamat ng Ibong Adarna. Bago natin tapusin ang ating video, shoutout sa ating mga kaibigan na sina Lexi the Coffee Bee, Ray Tolentino, Aaron Dave Labao, JNP Swirl, Isagani T, Joel Timbol, Noelin Cris Robles, Mary Grace Acabal, Colin Nicole, Mama Groove Villags, I'm Not Draxox, Lynn Salcedo, Sophia Celine Vasquez, Norman Paz, Christine Joy Presbitero, It's Anime Gacha, Ex Caria, Sam Bum, Bro, Who's Justin, Noramida Boryongan, Bets, Muna Jania Munoz, Hi Guys Store Lazada, LNN PRLD TikTok, I'm Siam, at kay Chu Whitey. Salamat sa inyo! Hanggang sa muli mga bata! Paalam!